Bakit, Mari? Siguro kailangan bawiin ko na si Clara sa mga Del Valle. Ha? Hindi ko na gusto ang nagiging ugali niya, lalo ng pakikitungo niya kay Mara. Sumusobra na siya. Sa palagi ko, kailangan putulin ko na masama niyang ugali. At ito lang ang nalalaman kong paraan. Ang malaman ni Almira na hindi niya siya tunay na anak. Morning. Oh, morning, good. Oh, mabuhay. Sorry kung naabala kita ng maaga. Kasi napaka-importante lang talaga ng kailangan ko sa'yo eh. Kagabi pa kita kinukontak eh. Tungkol sa? Tungkol dun sa pabor na hinihingi ko sa'yo. Oh, huwag kang magalala. Sinusundan na siya ng mga taon ko. Look, yan nga sana papakiusap ko sa'yo eh. Huwag niyo nang sundan si Almira. Bakit? Oo, ang bigla yata nagbago isip mo. Eh, pinagtalunan namin itong mag-asawa kagabi. Ayoko naman sumama na naman ang loob niya kapag umurong yung lalaking kausap niya. Kaya, Rod, gawan mo na parang. Tawagan mo yung mga bata mo. Sabihin mo, pabayaan na lang si Almira. Sorry, amante, pero huli na lahat eh. Tapat na ni Aling Susan kina Sir Amante at Ma'am Almira. Yun ang napag-usapan namin kagabi. Eh, naman masama doon, Miss Lagreen. Eh, naman na totoo, di ba? Oo nga, Miss Lagreen. Para matigil lang yung kayabangan ni Clara. Oo nga! Ang sungit-sungit! Kala mo kung sino? Tapos, pwede pala kagaya natin. Kayo talaga, no? Lalo na ikaw, ano? Ang labo-labo ninyong kausap. Akala ko pa naman eh, tutulungan ninyo ako para mapigilan si Maring Susan sa mga pinaplano niya eh. Tapos ginagatungan niyo pa eh. Doon ba ang punta niyo ngayon kaya nagbibihi si Ali Susan? Oo eh. Desidido na talaga siyang magtapat eh. Lakad na tayo lang. Mga bata, din nga muna kayo sa loob. Maring, desidido ka na ba talaga sa gagawin mo? Nung ko pa binabalak ito, Lagring. Siguro, ito na nga ang tamang panahon para malaman ni Almira na hindi niya tunay na anak si Clara. Pero, Mari, eh, mag-isip-isip ka eh. Baka mamaya eh, pagbula na naman niya ng isa pang problema. Hindi ba si Paring Gary tutol dyan sa pinaplano mo? Alalahanin mo, Mari ha, may mabigat na problema ngayon si Paring Gary. Alam kong labag sa batas ang gusto ng lalaki yun. Pero nag-uusa na dito ang asawa ko para sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Hindi naman siguro kaila sa'yo na may sakit ang asawa ko. At maaaring magbunga na naman ito na hindi maganda sa kanya. Kapag sumama ang loob niya,
Hindi ba na ako nawaan yun? Eh, sa madalit salita, kahit hindi na natin siya makilala, ganun ba? Hindi siguro mahalaga yun eh. Totang, nandun naman si Almira. Imposible, hindi niya makilala yung taong yun. Yeah, Rod, please. Kung may alam kang paraan para kontakin yung mga bata mo, gawin mo na ngayon. Bago sila mapansin ng asawa ko. Iwasan na lang natin magbunga ito na hindi maganda. Ha? Please? Susubukan ko. Tatawag lang sa telepono. Lagi ko nalang katatakutan ng mga banta ni Gary. Talagang hindi na magbabago si Clara. Hindi niya titigilan ang pang-aapi kay Mara. Ang ibig mo ba sabihin, Mari, para kay Mara ang gagawin mong to? Mahal niya ako. Yun ang nararamdaman ko sa dibdib ko eh. Si Clara... Ewan ko, pero parang... Parang naaawa lang siya sa akin eh. Hindi ko naman nararamdaman sa kanya ang pagmamahal na nararamdaman ko at nakikita kay Mara. Mari, nauunawa akong sinasabi mo, pero ano kaya ang mangyayari pagkatapos nito? Di ba? Paano ang kinabukasan ng mga anak mo? Sa palagay mo kaya eh, hindi maapektuhan si Mara kung sakasakaling malaman nga ni Ma'am Almira na anak niyo pala si Clara? Bakit kailangan pa nilang idami si Mara? Hindi kasi Mara, hindi naman natin pwedeng tiyakin kung ano yung mga posibleng mangyayari, di ba? Tsaka nga, hindi malayong magkatotoo ang sinasabi ko eh. Hindi pwede, Lagring, hindi pwede. Well, lagi ko na lang isa sa alang-alang ang bagay na yan, lalong walang mangyayari sa buhay namin mag-anak. Lagi na lang ba ako mangangamba dahil sa damdamin ng ibang tao? Paano naman ako? Paano naman ang damdamin ko bilang ina sa aking mga anak? Wala na ba akong karapatang bawiin sila muli? Di bali nang magdildil kami ng asin, mas matatahimik ang kalooban ko kapag natapos na lahat ng kabaliwan ni Gary. Kulabag sa kalooban mo, ako na lang aalis. Nay! Inay! Mukhang may lakad na ba kayo? Saan mo mapunta niyo? Noong talaga kami mapunta sa mga Del Valle, Mara. Babawiin ko na si Clara sa kanila. Daddy siya nagpuntang mami. Ay, importante siyang pinuntahan eh. Hindi ko ba pwedeng malaman? Clara, hindi ba't binanggit ko sa'yo na may tumatawag dito at binabanggit ng tungkol sa tunay naming anak? Nagdududa pa rin bang mami? Hindi mo maialis sa kanya yun, Clara eh. Dahil lalo na tungkol sa anak namin ang binabanggit niya. Eh, ang akala ko ba, binaliwala niya na yung lalaking yun? Oo, eh, kaso patuloy ang pagtawag ng lalaking yun. Kaya nararamdaman tuloy ng mami mo na hindi siya nagsisinungaling. Daddy, sino ba yung lalaki na yun? Bakit ba pilit niya ako sinisira? Pilit na sinisira ang buhay ko! Bakit hindi mo itanong sa itay mo? Pinagbibintangan niyo ba ito? Clara, hindi ko sinasabing siya na nga. Kundi itanong mo sa kanya. Maliban sa inyo, sino-sino pa ba nakakaalam sa tunay mong pagkatao? Clara, sinisiguro ko sa'yo. Ang lalaki ang maraming nalalaman sa naging kasunduan namin ni Gary.
Hello? Oh, sir. Si Roland to. Nasa tabi ko mismo si Pacheco. Oh, Roland, nasaan na kayo? Nandito na kami mismo sa site, sir. Nag-iisang subject eh. Pero wala pa kami matanaw na suspect. Yes, sir. Sandali lang. Gusto ko kasapin ng kapitan. Sir, si Pacheco po ito, sir. Bakit to, sir? Oh, Chico. Iwanan niyo yung subject dyan, ha? Pumunta lang kasi headquarters. Bakit to, sir? Ito muna yung paliliwanag. Umalis na kayo ngayon din. Yes, sir. Pinababalik tayo sa headquarters. Yan. Nay, ano naman ang dahilan niyo para gawin niyo yan? Para magbago na siya, Mara. Para malaman na niya kung ano ang tunay niyang pagkatao. Pinipigil ko ang inay mo, Mara, pero... Pwede ba? Pabayaan niyo na lang ako. Nay, alam niyo, wala akong makitang dahilan eh. Nay, maganda na ngayon ang kalagayan to ni Clara. Ang kaso nga, tayo minamaliit niya, Mara eh. Tayo! Tayo inaapin niya! Eh, hindi ko nakita ang ginalang kanya gaya nila ng paggalang na pinapakita mo sa kanya. Sa akin? Napakita ba siya ng malasakit sa akin? Eh, kinahihiya niya ako, Mara. At posibleng pinandidiriya niya ang lahing pinanggalingan niya. Ay, mahal kayo ni Clara. Mahal niya kayo. Kayong dalawa ni Itay. Hindi ko yun naramdaman mula sa kanya. Nay, kung talagang mahal niyo ako, pagtigil niyo naman ako. Unawain na lang natin si Clara. Posibleng masira ang kinabukasan niya kapag nalaman niya mamalmira na hindi siya tunay na anak. Nasasaktan ako sa pinapakita niya sa atin, Mara eh. Wala siyang pakialam sa atin. Hindi niya ako mahal, Mara. Hindi niya ako mahal. Ikinahihiya niya ako. Ikinahihiya niya ako. Diyan ka na lamang. Huwag mo nang tatangkay na mapit pa dito kung gusto mong magkasundo tayo. Kanina pa ako naghihintay ah. Alam ko. Sinisiguro ko lamang na susunod ka sa usapan natin. Dala ko ba pera? Dala ko nandito na lahat. Kung gusto mo, bilangin mo pa para makasiguro ka. Hindi na kailangan. May tiwala naman ako siya. Ito na, binigay ko na ang gusto mo. Ngayon, sabi mo lang sa akin ang kailangan ko malaman. Anong tungkol sa anak ko? Anong nalalaman mo tungkol sa kanya?